Pero ako po ay nag-aalay sa aming bayan. Ang pinakikita ko po sa taong iaalay ko, ito po, baterya. Ito po baterya. Yung aking iaalay po sa aking mga kababayan sa Bulacan-Bulacan. Gusto ko lamang po ilarawan sa tagapakinig na si Dr. Ramirez ay may hawak na isang baterya. Pagkakang muli, mukhang aalay pa kagani. Kasi ito po, yung baterya, sa kanyang unang letra, B. Ang problema po sa amin bilang coastal town ay yung baha at basura. So, walang programa sa basura. Kung magkakaroon po ng programa, pwede namin ikangitularan ang nasa bayan ng Malolos sa Material Recovery Facility. Pag nabawasan ang basura, mababawasan ang baha. Wala po kami programa sa basura. Yung baha po, galing po ako kahapon sa Latian, dito po sa Maywawang Kapis, at nakita kong nagkaroon ng programa doon na nagtanim ng mga bakawan doon mismo sa dagat na mababaw, na magiging hadlang sa pagdaloy po ng tubig baha. So ang naisip kong solusyon po sa baha is dredging po ng Kailugan hanggang doon sa bunganga ng karagatan para mabilis po ang pagkati ng tubig. Bubuhayin po niyan ang Kailugan, pati po ang agrikultura sa pangisdahan. Yun po yung B. Yung A po, accountability and transparency. Hindi ko po ipinapangako dahil sa dami po ng posisyong hawak kong nabanggit, ala po kung pagnanakaw tayong record, ilalabang ko ng parehas ang budget. Yan po yung accountability, yung T, traffic and transportation. Sa amin po, makikita nyo, nakahambalang po yung mga public utility vehicle. Na kung magkakaroon ng terminal, bawat barangay o isang central terminal, mawawala po yung mga nakaharang o illegally parked. Luluwag po ang traffic, luluwag po ang transportasyon, ang daloy ng trafiko. At sa peace and order, magkocontribute po yan dahil mawawalan po ng away sa kalsada. Sa education po, E, battery. Okay na tayo, no? Sa baterya. Opo. E. Bilang isa pong Regional Development Council co-chairman, chairman ng Region Trineda, ang dami pong proyekto ng DepEd through PPP, Public-Private Partnership, na pwede kang manghiram ng mga school buildings na payable in 10 to 15 years. Ang isang building po na nagkakaroon ng 5 classroom hanggang 6 ay 5 milyon ang halaga. Kung ikaw po ay magtayo ng 5 na magkakaroon ng 5 building na mayroong 30 classroom, yung 30 classroom po, lagyan mo ng 50 estudyante, 1,500. Gawin mong 3 session, umaga, tanghali, hapon, 4,500. Complement staff, maintenance, teachers, admin, etc. Halos 5,000 tao sa isang lugar. Magkakaroon na po kami ng jali. Magkakaroon na po kami ng bangko. Kasi kahit 1% sa 5,000, that is 500. Papasok po yan sa Jollibee Chowking. Bakit ba kailangan dumayo ang mga bata na kakain lang ng chicken joy sa ibang bayan? Battery. Eh, pagka naputo ko yung edukasyon, puto ko ang ekonomiya. Yung mga proyekto ko, halimbawa, 3 doktor titingin ng 100 pasyente, libre konsulta. Habang naghihintay, pakainin mo ng almusal. Merienda, tanghalian, merienda. Kaya. Kasi merong isang itlog, isang tinapay, wala pa 10 piso. Mm-hmm. Samahan mo pa ng kape. Ang tanghalian, minudo, kanin, o pansit, samahan mo ng sotahon, pwedeng 30 pesos lang ang isang tao. Eh kung 100 sa isang araw, hindi po ba? Pero hindi naman lahat aabutin ng tanghalian, hindi naman lahat aabutin ng merienda, pare-pareho, ganun ang mangyayari. Paglabas ay libre pagamot. Ayaw nyo kaya nung ganun, na libre konsulta, libre pagkain habang naghihintay, pasyal nga tayo sa munisipyo, makikain tayo. Libre pagamot. Halimbawa ba sa isang barangay na may 1,000 high school students sa public? Halimbawa ha, hindi naman siguro ganun karami yung high school sa isang barangay. Eh 600 lang pala matrikula niya sa isang taon. Magkano po yun sa isang taon, yung 1,000? 600,000 po yun. So lahat ng estudyante ng high school sa isang barangay ay 600,000 eskola. Ilan ang college student sa BSU Matungaw na Bulakenyo? Palagay mong 200. Eh 3,000 lang per semester. I-scholar mo na ng buong taon. 6,000. 6,000 times 200, magkano? 1.2 million. Magkano na po nababawas doon sa budget? Bodyguard pa lang po pinag-uusapan natin. Nakapag-scholar po ako ng halos 4 na ulit, 5 ulit, at nakagamot po tayo ng daang-daang pasyente sa loob ng isang buwan. Libo-libo. Alin na ba yung na-discuss natin dito sa baterya? Baterya. BA. Saka E. R na po tayo. R. Education and economy. Binanggit ko po yung sa security kasi education kanina yung para makita po ninyo na kaya po natin. Dahil sa bodyguard pa lang, kaya na eh. At yung school buildings naman eh, utangin lang at hihiramin. Dahil meron pong loan dito, ipapakita ko sa inyo, 50 million loan na hindi nagdaan sa sanggunian. Hindi naka-specify kung saan ginastos. R. River management system. Eh nakikita ko na po sa NEDA na meron na pong river transport system na nakapropose ng napakatagal na panahon. Kahit hanggang Pampanga, o Malolos na lang ang gawin mo, dadaan ng Giginto, Bukawi, Maykawayan, Marilao, hanggang Manila. Meron pong isang daan, isang ilog na nag-uugnay po sa mga bayan po na yan. Na pwede po natin gawing transport system. Pagandahin, linisin, magkakaroon ng tourist attraction. Makakabawas ng trapiko. So,
yun mamaya, tatanungin din natin. Bakit na puputol? Ang Malolos ba Maunlad na Bayan? Ang Giginto ba Maunlad na Bayan? Ang Bukawi ba Maunlad na Bayan? Ang Mekawayan Marilao? Bakit na puputol? Dahil sa isang bayang ayaw ng kaunlaran. Dahil nakatali sa sistemang bilihan, walang serbisyo. Kasi po pag may bilihan, hindi pa uunlarin niya ng bayan. Eh. Bakit? Sa 300 pong bilihan sa aming bayan na nagaganap nitong mga nakakaraang taon. Sa aking kwenta po, 27 sentimos lang po yan isang araw. Ibigay mo nga po kung kayo may apong bata, kung kikilalanin ng 27 sentimos. O ilimos po ninyo sa pulubi. Eh baka ibalibag ng pulubi sa iya. So ang Bulacan po'y nananatiling mahirap para po tumalab ang bilihan. So doon napuputol yung river transport system. Pag nagkaroon ka ng punong bayan na progresibo ang isip, tutuloy po yan. Gaganda ang plaisdahan, gaganda ang lilinis ang Kailugan, magkakaroon ng tourist attraction. Nakikita niyo yung Bohol, nakita niyo yung Quezon, yung Villa Escudero, tubig po lang yan, mga ordinaryong ilog lang po yan. Kinikitaan ng milyon sa turismo. River Transport Art Religious Council. Para po ako hindi maligaw, yung mga pangunahing relihiyon po natin at yung mga iba pa naman na nagnanay, eh kukunin po natin yung mga advisors para po manguna sa moral recovery program, magkaroon ng pagbabagong tao ang Bulakenyo. So hindi po tayo maliligaw. Why? Youth empowerment. Lilinangin po natin ang mga katangian ng ating mga kabataan. Napatunayan ko na po yan sa aking pagsuong sa rehabilitation, treatment facility ng mga drug dependents, alcoholics, psychotics, disobedient, yung mga latak ng lipunan. Ako po'y nag-aalaga niyan dahil nakikita kong walang mga ngalaga sa kanila. Walang magmamahal sa kanila. Ang A, baterya, agrikultura. Ibabalik po natin yung subsidiya sa pataba, sa patubig, sa pagkain, at paglilinis nga po ng Kailugan na isang main source ng ating kabuhayan, pati po ng mga kabukiran. Kasi po, walang patumanggang conversion na walang mga drainage ang subdivision, nasisira na po ang ecological system sa aming bayan.